Marahil nagtatanong ka at naghahanap ng paraan kung paano ba maitataboy o kaya mapapalayas ang mga daga sa inyong tahanan na hindi mo kailangan gumawa ng madahas na hakbang para mapalayas sila. Sa video natin na ito ay pag-uusapan natin ang mga amoy na magpapalayas at kinatatakutan ng mga daga. Ano-ano nga ba ang mga ito at bakit takot ang mga daga na maamoy ito? Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Ang pagpatay sa daga ay isang napakabrutal na hakbang upang mapalaya sila sa bahay. Kaya naman, kung hindi mo sila kayang patayin, may iba pang opsyon na pwede mong subukan. Ito ay ang pagpapalaya sa kanila sa pamamagitan ng pagpapaamoy sa kanila ng mga bagay na kinaayawan nila. Narito ang mga amoy na talagang kinaayawan at iniiwasan ng mga daga. Amoy ng mga kemikal. Ammonia. Ang ammonia ay isa sa mga kemikal na ginagamit bilang rat deterrent dahil ginagaya nito ang amoy na ibinibigay ng mga rat predator tulad ng mga pusa. Upang magamit ang ammonia bilang pampalayas ng daga, paghaluin lang ang 2 tasa ng ammonia sa 1 cup ng tubig at haluan ito ng 1 kutsara ng detergent. Ibuhos ang solusyon sa 1 mangkok o malalim na lalagyan at ilagay sa lugar kung saan dinadaanan ng mga daga. Pwede din itong gamitin pang spray. Bleach. Ang bleach ay karaniwang ginagamit bilang panlinis ng bahay. Ngunit maaari rin itong mapalayas ang mga daga. Maghalo lang ng 1/2 cup ng bleach sa 1/2 cup ng tubig. Ilagay ito sa 1 mangkok o 1 lalagyan at saka ilagay sa mga lugar na dinaraanan ng mga daga o kaya sa mga lugar na pinaghihinalaan na pinamamahayan ng mga daga. Bukod sa pagtataboy ng mga daga, maaari din itong gamitin bilang pang-disinfect sa mga lugar na may dumi, dugo at ihi ng mga daga. Mothballs o naphthalene. Ang mothballs ay solid substance na gawa sa naphthalene. Para magamit ito, ikalat ito sa mga lugar na madidilim, na kadalasang dinaraanan o pinamamahayin ng mga daga, katulad ng kesame at silong ng bahay. Iwasan lamang ito na ilagay sa mga lugar na pwedeng makuha ng mga bata o alagang hayop dahil delikado ito kapag nakain nila. Mga natural na amoy. Bagaman limitado lamang ang epekto nito sa pagpapalayas sa mga daga, pero mas mainam pa rin na meron ka ng mga ito sa bahay. Peppermint oil. Ang amoy ng peppermint oil ay kaaya-aya sa loob ng bahay. Ngunit ang kaaya-ayang amoy na ito ay isang bagay na hindi gusto ng mga daga. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Thailand noong 2010, ang mga daga ay iniiwasang tumambay sa mga lugar na nananatili ang amoy ng peppermint. Para gamitin ang peppermint oil, maglagay ng 1 patak sa cotton balls at ilagay ito sa mga lugar kung saan may mga palatandaan ng aktibidad ng daga. Maaari ka rin magtanim ng peppermint sa paligid ng iyong bahay upang maiwasan ang mga daga. Chili powder. Ang amoy ng maanghang na sili ay pinaniniwalaang nagdudulot ng pangangati sa lalamunan ng mga daga. Kaya naman ang mga daga ay hindi babalik sa parehong lugar kung saan sila nakaamoy o nakakain ng sili. Maaaring magbudbud ng chili powder sa mga lugar na pinamamahayan o dinaraanan ng mga daga upang iwasan nila ang mga lugar na ito. Citronella. Ang citronella ay karaniwang ginagamit pang taboy sa mga bubuwit at daga. Nalaman sa isang pag-aaral na inilathala ng Punjab Agricultural University na iniiwasan ng mga daga ang pagpunta sa mga lugar na nasprayhan ng citronella oil. Ang isa pang epekto na maaaring idulot ng amoy ng citronella sa mga daga ay nakakabawas ito ng gana sa kanila kapag ito ay naamoy nila. Ayon sa pananaliksik na inilathala noong 2015, ang mga daga na na-expose sa amoy ng citronella oil ay nakaranas ng pagbaba ng timbang dahil sa kawalan ng ganang kumain. Bukod dito, maaari ka ring magtanim ng citronella sa paligid ng iyong tahanan upang maitaboy ang mga daga. Amoy ng mga kalaban ng daga. Ang mga daga ay iniiwasan ang amoy ng kanilang kalaban katulad ng pusa, raccoon at ferret. Ayon sa pag-aaral sa The Journal of Neuroscience,
tumataas ang stress hormones ng mga daga kapag na-expose sila sa amoy ng kanilang predator. Ang mga daga ay nagpapakita ng pagkatakot, pagkabahala at pag-iwas sa amoy ng kanilang kalaban. Kaya naman, ang pag-aalaga ng mga predator ng daga katulad ng pusa ay makakatulong na maitaboy ang mga daga sa pag-aali-aligid sa bahay. Pero may mga pagkakataon na nagiging immune na ang daga at pusa sa isa't isa. Kaya naman may pagkakataon na hindi na itinuturing ng daga at pusa ang kanilang sarili na magkalaban dahil sa nakasanayan na nila ang presensya ng bawat isa. Kung magkaganon, maaari mong subukan ang ibang paraan. Pero bakit nga ba nagkakaroon ng daga sa bahay? Ang number one na dahilan ng pagkakaroon ng daga sa bahay ay sinyalis na ang iyong bahay ay kayang mag-provide ng pagkain, tubig at ligtas na tahanan para sa mga daga. Kaya naman upang mapigilan ang mga daga na makipamahay sa iyong tahanan, siguraduhin na wala ang tatlong ito na basic na pangangailangan ng mga pesting daga. Maglinis ng bahay, iwasang may nakakalat na pagkain, at ayusin ang mga sirang gripo at butas ng bahay. Ang ilan lamang sa mga hakbang na pwede mong gawin. Sang-ayon ka ba sa mga nabanggit natin na amoy na kinatatakutan ng mga daga? Alin sa mga ito ang ginagamit mo? I-comment ang iyong opinion tungkol dito at babasahin namin ito. Sana ay may bago kang kaalaman na natutunan sa video natin na ito. I-like at i-share ang video natin na ito para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.